back 2007-2008, merong panride sa Mauban, Quezon. Tapos, pinahiram ako nung kaibigan ko ng bike. Sumama ako sa panride. Siguro mga almost mga 80 kilometers yun. Tapos, yun na yung start ng pagbabike ko at doon din natapos. So, simula noon, naiinggit-inggit na ako sa nakikita kong nagbabike. Sabi ko, parang love ko naman yung pagbabike, pero wala naman akong pambili. Pagkatapos ko ng grade 6, nagtrabaho ako para makabili ng bike. Nag-aalaga ako ng bata. Pumasok din ako sa pinaghuhugas ng bote para makaipon. Bali, dinaya ko pa yung edad ko para makapasok doon. Kasi ano lang ako noon eh, pagkakaalam ko 16 years old lang ako noon. Tapos nilagay ko 18 ako para makapasok ako ng trabaho. I started cycling because I wanted to look for an endurance sport. Because my memories as a kid, if people are not aware of it, I was bullied for being overweight. Lagi akong pinagtatawanan kapag kumakain ako, ganyan. So, I wanted to shift into cycling just as a sport lang, not knowing that this would be a life-changing moment for me, yung cycling. Being into sports, hindi siya bago for me. And so I was introduced to sports by my father when I was a kid. I started to bowl when I was 5. And then I entered into competitive bowling when I was 13. Gala na ako ng gala. Tapos, napapagalitan na ako ng palagi. Yan. Tapos, kinausap ako ng tatay ko nun. Ano ba ang gusto mo para magtigil ka? Napaimik ako. Sabi ko, gusto ko ng bike. So, yun. Binilan ako ni Papa ng bike, yung tigahalagang 3,000 pesos. Doon nag-start yun, 3,000 pesos. Tapos, nagbabike lang ako papasok ng school lang. Ano, alam niyo yung pang-downhill? Tapos yung upuan, putol. Naalala, di ba yung usong bike, tapos may shock? Bigat kaya nun. Yun yung bike ko dati. Pero hindi ako pa ako kumakarera. Babike-bike lang ako papuntang Lukban, tapos nakikita ako ng mga yung Pagbilao Bikers Club. Nakikita nila ako na yun, nagbabike ako. Tapos natutuwa sila kasi minsan lang magkaroon ng babaeng nagbabike sa bakit ng Lukban, Quezon, matarik yun. Tapos baka lang yung bike ko. Cycling just really hits different for me. The adrenaline, the joy of riding a bike, gusto ko lang siyang gawin dahil masaya siyang gawin. Yun, nagsama kami. Tapos hanggang sa nagkaroon kami ng baby. Doon na natapos yung pangarap ko na sabi ko, hindi na ako makakapag-bike. Binenta ko na yung bike na binili sa akin ni Papa. Noong nag-umbisa akong mag-bike, ang goal ko lang noon is makapasyal-pasyal, makapunta sa iba't ibang lugar. Kasi mahal syempre yung pamasahe, hindi ka naman makakapunta. Akalain mo yun, makakapunta ka ng Tagaytay, makakapunta ka ng Baguio, nakabike lang. Yun nga, nung nag-try out ako ng national team, nag-trial kasi ako sa velodrome, na gold ako tsaka silver. So yun, nakapasok ako ng Philippine national team. Ang pinaka hindi ko makakalimutan na nangyari sa buhay ko sa cycling ay yung manalo ako noong 2019 SEA Games sa individual time trial ng gold. At road race naman is silver. Pauwi na kami noon. Galing kami ng ensayo. Siguro mga 200 kilometers kami. Galing kami ng Pangasinan. Sobrang layo. Pumailalim. Kaya may crack yung balakang niya, tsaka yung ito dislocate yung niya. Siguro may almost 1 month din na na-confine si Rudy.
Tapos yung nagastos namin sa hospital ay ano, mga siguro mga 260,000 to 70. Tapos yun, durog pa yung bike niya, yung personal bike niya na kanyon. Talagang durog na durog kasi pumailalim din sa ilalim ng sasakyan. Si Jermyn, masipag na na, na siklista. Siyempre, ginagawa rin niya yung ano, sa cycling na mapag-insayo siya na matyaga. Tapos kahit na mahirap insayo, tinutuloy-tuloy pa rin niya. Minsan nagtatanong sa akin, ganyan, anong training, ganyan. Tuloy mo lang yan, para yung mga pangarap mo na sa SEA Games, ganyan, makamit mo. Tuloy-tuloy lang, gano'n. Gano'n talaga, mahirap yung ano eh. Yung sayo, kaysa sa laro eh. Yung laro, sabihin mo yung mga wonder race lang yan, o gano'n, saglit lang. Yung ensayo, dahil mo yung araw na paghahandaan. Pagbutihan nila sa SEA Games na itong May. Kaya naman nila yan. Ang funds na ito ay gagamitin ko sa daily training, lalo-lalo na rin sa ano, sa pag-aaral ng anak ko, tsaka sa transportation namin. Kasi sobrang layo ng ano, minsan Bataan to Manila, Bataan to Nueva Ecija, Pangasinan. Mahal pa yung gasolina ngayon, kaya yun po. Ma, nagpapasalamat ako ng marami sa iyo kasi kahit ikaw na lang yung nandyan, wala na si Papa, lagi ka pa rin nakasuporta. Nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan kanya ng mahabang-mahabang buhay. Hoping na hindi mo muna kami iwan kasi hinding-hindi pa namin kaya. Salamat, Ma, sa lahat ng ano, sakripisyo mo. Alam ko na nahihirapan ka din yan sa Mindanao. Hoping din ako na ano, makakapagtapos talaga si Marinel ng pag-aaral. Tsaka yung mga kapatid ko. Lagi kayo mag-iingat dyan. Ang gusto ko lang sabihin sa anak ko, alam ko anak, nahihirapan ka na dyan kasi hindi mo ako makasama. Sana magpakabait ka dyan. Mag-aaral ka mabuti kasi iba pa rin yung may ano, narating ka at iba pa rin yung may pinag-aralan ka. Kasi hindi naman habang buhay, puro bike lang. Kung nabubuhay lang si Papa, hindi rin kami masyadong mahihirapan ng ganito. May masasandalan kami at makakausap, lalo na sa mga problema na minsan dinadala namin. Sobrang hirap nang wala ka ng tatay. Siguro pa kung nandito ka, baka mapalo mo ako. Kung nandito ka lang pa, mapapanood mo ulit ako at lalo ka pa siguro magiging proud sa akin kasi nalagpasan ko yung mga pagsubok na at nakayanan ko kahit ako lang mag-isa. Kaya pa kung nasan ka man ngayon, lagi mo lang tingnan si Mama. Yun lang po. Yun lang. Niyaya. Yung pinaka-memorable ko na karera is nung way back 2018, nung magkalaban pa kami ni Marella Salamat. Iba pa rin kasi yung ano, saya pag mayroon ka talagang kalaban sa cycling, na parehas kayo ng level sa cycling. First time kong manalo sa kanya noon sa crew ride dito sa BGC. Yun ang unang beses na karera na tinalo ko si Marella. At sprint to finish kami. Yun yung pinaka magandang karera para sa akin. Thank you.
bike, doon ko pala ma-discover yung talents ko, yung skills ko. What happened was, I had to give up a lot of things like my studies. I had to give up my time sa school, and then hanggang sa naging disappointment na ako sa mom ko, ganyan. But the goal right now, kahit anong medal, kahit anong kulay ng medal, I'm gonna be very happy with it. Siguro the most struggle lang siguro is for me to save up for my tuition fee. Kasi after SEA Games, yan, dun na ako mag-aaral. Tapos, siguro I'm gonna use the funds lang to help, to extend help to our sponsors para makatulong lang lalo sa preparation namin ni Jermyn sa SEA Games. Ayan, and yeah, and also my school perhaps. Si Marella sa cycling, ano siya, hindi siya yung tipo na gagawin niya yung para sa kanya lang. Laging for the team, laging para sa kasama niya din. Hindi siya yung tipong makasarili. Lagi niya iniisip yung mga kasama niya kung paano din mag-grow, hindi lang yung siya. Mabait siya, tapos maski kahit sinong makakilala sa kanya, yung galang, yung respeto, andun pa din. Kahit nasabihin mo na gold medalist o kung ano man yung narating niya, andun pa rin yung pagiging makatao ba. Hazel, thank you kasi naituro mo ako sa world of reality na yung mga hindi ko kayang gawin, nagawa ko. Thank you because you are always there para mapakinggan ako sa mga rants ko, sa problems ko, and for always being there. To my mom, thank you very much for loving me as your daughter. Thank you kasi napakaraming bagay na nagawa ko to disappoint you, but you're always there for me. Kung mabibilang lang natin sa daliri natin yung disappointments na nabigay ko sa'yo, sobrang dami na yata. But know that I love you. Know that I'm thankful for everything that you're doing for me. And I'm just really happy na okay na tayong dalawa. That I thank God for showing me a path para ma-correct ko lahat ng mga naging mali ko sa'yo. Kasi at the end of the day, ako ang anak, ikaw ang ina. And there's no way na dapat ako ang tumalikod sa'yo kasi lahat ng bagay na meron ako ay dahil din talaga sa'yo. So, thank you. I'm Jermyn Prado. I'm a SEA Games gold medalist. I'm Marella Salamat. I'm a SEA Games gold medalist. And this is my SEA Games journey.